Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw, naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, 'Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive." Ang salita ng Diyos. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay sa salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Sumain niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pagbati po sa mga nasa Middle East, nasa Abu Dhabi, nasa Dubai, nasa Italia, iba't ibang bahagi ng Europa, nasa Canada, Australia, USA, Taiwan, Hong Kong, Singapore, at iba't iba pang bahagi ng buong mundo. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Kahapon po sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang kwento ng mabuting Samaritano. Binigyang tuon ni Jesus yung ikinilos ng Samaritano kung papaanong pinaglaanan ng panahon, kung papaanong naging mabuting halimbawa ng pagmamalasakit, naging mabuting halimbawa ng kabutihan yung mabuting Samaritano sa ebanghelyo. Jesus
took special notice of the hospitality, the generosity, the compassion of the Good Samaritan. Mahalaga po yung pagmamalasakit para kay Jesus. At isang pagpapahayag ng pagmamalasakit ay yung pag-iistima sa mga bisita nung panahon ni Jesus. Ipinakita ito ni Martha sa kanyang pagkaabala, sa kanyang pagkabahala para istimahin si Jesus, tanggapin si Jesus, ipaghanda si Jesus ng makakain sa pamamagitan ng pagluluto, paghahanda ng hapag at iba pang pagkaabala. Ipinakita ni Martha ang pagpapahalaga niya kay Jesus, ang pagpapahalaga sa kanilang mabuting panauhin. Kaya nga, huwag po tayong magkakamaling unawain ang mensahe ng Ebanghelyo natin sa araw na ito. Huwag po tayong magkakamaling intindihin na kaya sinaway ni Jesus si Martha kasi masamang magmalasakit. Hindi po sinaway ni Jesus si Martha para pigilan ang kanyang kagandahang loob, para pigilan ang kanyang pagmamalasakit. Hindi ba napakahalagang utos nga ni Jesus magmalasakit, lalo na sa mga nangangailangan? Sa dulo nga ng mga buhay natin, ito pa ang magiging batayan ng pagpasok natin sa langit. Pakainin ng mga nagugutom, painumin ng nauuhaw, dalawin ng mga nabilanggo, bihisan ng hubad, pagmalasakitan ang kapwa. Ito yung atas ni Jesus sa atin. Ito yung ipinakita sa ating ikinilos ng mabuting Samaritano kahapon. At para kay Jesus, yung kanyang malasakit para sa ating lahat, ipinahayag niya nang inalay niya ang kanyang buhay sa krus. Ito yung rurok ng malasakit ni Jesus. Kaya nga, huwag tayong magkakamali na maintindihan ang Ebanghelyo natin ngayon na pagsasantabi ni Jesus o pagsasawalang bahala ng kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa. Nais tinawi ni Jesus na para sa isang tagasunod ni Jesus, ang pinakamahalagang pagtanggap sa Kanya ay ang pakikinig at pagtupad sa Kanyang turo at aral. Hindi ba't minsan dumating daw yung nanay at mga kapatid ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Ang nanay at mga kapatid ko ay silang mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Sa wika ng Ebanghelyo, sa wika ng banal na kasulatan, ang pakikinig, ang pagsasagawa at pagtalima ng napakinggang salita ng Diyos ay iisa. Kasunod lagi dapat ng pakikinig ay yung pagtalima sa napakinggang salita. Kaya nga naisabihin ni Jesus kay Martha na nagkakaroon lang ng kahulugan yung paglilingkod, yung pagmamalasakit, kapag ito ay may kalakip na panalangin, kapag ito ay may kalakip na pakikinig sa Panginoon, o siguro kapag yung paglilingkod natin, bunga ng pakikipagtagpo natin sa Diyos. Bunga ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Sa panalangin, sa pakikinig, bumababad tayo sa Panginoon. At sa pagbabad natin sa Panginoon, anong nangyayari? Nahuhubog tayo. Kaya nga yung pamamaraan Jesus, nagiging pamamaraan din natin. At dito natin maiintindihan kung bakit para kay Jesus napakahalaga na makinig muna, na maupo muna sa kanyang paanan. Kung wala po kasing pakikipag-unayan sa Panginoon, kung walang pakikinig sa Kanya, ibabaling lang natin yung sarili natin sa ating sarili, na mabuti tayo, na tayo yung mahusay, na tayo yung magaling, na tayo yung banal, dahil may idinudulot tayong kabutihan sa ating kapwa. Kapag nakikinig tayo sa Panginoon, may pagkakataon tayong kilalanin na hindi ang sarili natin ang sentro,
na kahit na meron tayong kakayahan na magmalasakit, biyaya ito galing sa Panginoon. Biyaya ito galing sa Diyos. Kikilalanin natin kapag uunahin yung pakikinig, kapag yung pagmamalasakit natin, bunga ng pakikinig at pakikipagtagpo natin sa Diyos, makikita natin kasangkapan lang tayo ng Panginoon. Si Jesus ang nagpapagaling. Si Jesus ang nagpapahayag ng mabuting balita. Si Jesus ang bumubuo ng pamayanan. Si Jesus ang mabuting pastol. Daluyan lamang tayo ng kanyang kabutihan. Daluyan lamang tayo ng kanyang biyaya. Kumikilos si Jesus sa pamamagitan natin. Kaya nga ang paanyaya sa atin ni Jesus, oo magmalasakit tayo, oo maging mabuti tayo, pero saan dapat ito nang gagaling? Bunga ito ng paglalaan ng panahon na makinig, makipagtagpo sa Panginoon na nangungusap sa atin, bumabad sa Kanya para yung pamamaraan natin ay bunga, kasangkapan ng pagiging mabuti ni Jesus, ng pamamaraan ni Jesus. Kung hindi po tayo marunong makinig, paano tayo magpapayo ng tama? Kung hindi tayo marunong makinig, paano tayo magpapasya ng tama? Kapag walang pakikinig, ay mahirap magdasal. Kapag ka hindi natin pinakikinggan yung mga pinaglilingkuran natin, paano tayo mamamahala? Paano tayo maglilingkod? Kapag hindi natin pinakikinggan yung mga tao sa paligid natin, paano tayo magmamahal? Kapag hindi natin pinakikinggan si Jesus, paano tayo magiging alagad? Napakahalagang magsimula ang lahat sa pakikinig. Alam niyo po si Job, maintindihan naman natin sa ang dami niyang tanong kasi katakot-takot din naman yung pinagdaanan ni Job. Nawalan ng mga ari-arian, namatayan ng asawa, namatayan ng mga anak. Patong-patong nakamalasan ang dinanas ni Job. Kaya nga nagtanong siya, bakit, bakit, bakit? Pero ang sagot ng Diyos sa kanya, mga tanong din, asan ka ba nung nilikha ko ang daigdig? Asan ka ba nung nilikha ko ang araw at buwan? Asan ka ba nung nilikha ko ang mga bituin? Parang sinasabi sa kanya ng Diyos, teka muna, ako ang Diyos. Magtiwala ka lang sa akin. Kaya nga nung sinagot na ng Diyos ang kanyang mga tanong ng mga tanong din, tinakpan na lang ni Job yung kanyang bibig. Sabi niya, hindi na po ako magsasalita. Makikinig po ako. Makikinig po ako. Papahamak po tayo nang hindi natin pakikinig. Let Samuel's words be our prayer. Speak, Lord. Your servant is listening. It is in silence that the Lord speaks. It is in silence that we will listen to the Lord. Umupo po tayo sa paanan ni Jesus. Katulad ni Maria, makinig tayo sa Kanya. Bumabad tayo sa Kanya upang yung pamamaraan ni Jesus ang maging pamamaraan natin. At yung pagmamalasakit ni Martha magiging mas makahulugan kasi magiging pagdaloy ito sa atin ng pagmamalasakit ng Diyos, ng dakilang pag-ibig ng Diyos. God's love, a far greater love. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.